this old container, which is already in place here, will soon be used as the headquarters of the next battle. I mean the next segment of the works, which is now the final stretch from Leon Garcia. It will traverse to our Castillo, that areas that you can see now here. It will traverse to our Castillo and then to the Azuela Cove, where it will end from the start of the project, which is the Bagua Playa, which is now completed and ready for inauguration. Pero parang hindi pa yata sila nangalahati sa kanilang natapos. Ang nabuo pa lang ang sa nakikita natin ay iyong Bagua Playa area. And then, ayun, buo na rin yung mga sa Times Beach, ano pa yung isang area doon after Bagua Playa. Medyo buo na rin siya, pero dito ang lalaki pa ng mga trabaho ang ginagawa, kagaya nung tulay doon sa Magsaysay Park, saan makikita natin yung mga nagtataasang boom ng mga cranes. Apat na cranes yung gumagawa dyan sa platform nilang ginawa, because gumawa lang sila ng platform because this is shallow aquatic engineering. There is not much need for a salvage barge. Hindi na kailangan ng mga floating cranes dito. And in the first place, wala pa yata tayong mga floating cranes dito sa Davao City. Unlike in those international standards of bridges made in Japan and lately in China, the US and Europe. These are the pioneering countries of bridge building. Yung mga tulay which are passing through the oceans, the sea waters, yun ang cross sea bridge. Magaling ang mga tao ninyo, magaling ang engineer. Yes, sir. Magaling, sir. Teamwork. Kasi may isa pa ditong in-charge, sir, si PE, si PE Brian Gutierrez. Oo, kaming pa dito. Oo. Pupunta pa ito hanggang our Castillo, ano? Yes, sir. Our Castillo hanggang Azuela Cove. So yung 18 kilometers hanggang dyan lang. So galing dito, sa Leon Garcia, lampas pa ito ng Our Castillo hanggang doon sa Azuela Cove. Hanggang doon lang. Ayun, Azuela na yun. May kubo na yun. Oo. Azuela na yan. Yung may mataas na building dyan, no? Oh, yan. Azuela. Oo.